na may mahabis din po dyan ng pag-aalaga ng isda na tulad ko, ang isa po sa pinakamahirap na pangyayari sa atin ay yung magkaroon po ng brownout o mawala ng kuryente. At ang mangyayari po dyan is mawawalan din po tayo ng oxygen sa ating mga isda. At para po hindi mamatay yung ating isda, ay ito po yung ating kailangan. Ay nako, after 10,000 years na muntik-muntik na pumamatay itong ating isda dahil sa brownout at nawawalan po tayo ng oxygen sa ating aquarium. Ay nakabili na po ko ng ganito at sa alaga lamang po na 69 pesos ay hindi na po basta-basta mawawalan ng oxygen pump yung ating aquarium. At itong nabili natin na aquarium air pump ay pinapatakbo lamang po ng 5 volts USB power. At ang ibig sabihin po niyan ay pwede-pwede po itong gamitan ng power bank as power source kasi 5 volts po to, or either naman na charger na lang po ng ating cellphone. Nabili nyo nga po ito sa halagang 69 pesos ay may kasama na po siyang ganito. So ito po yung kanyang hose. At may kasama na rin po siyang bato para sa irritation or bubbles. At may kasama na rin po siyang clip. At yung clip po na to ay dito po siya sinusok-sok. Pwede-pwede po natin siya isabit kung saan po natin siya gustong isabit. So yan mga pare ko yun. At ang kanyang sukat nga pala ay talaga naman pong napakalit namang. For comparison po ay susukatin po natin to. Nakita nyo po siya po ay may sukat na 8 cm yung kanyang haba. At yung kanyang naman lapad ay almost 3 cm lamang. Kaya ang lit-lit niya lamang po at pwede nyo po siyang dalin kung saan-saan. Yun po ay aasimbulin natin dahil titestingin naman po natin siya kung gaano po siya kalakas. So ito po yung kanyang hose at sa hose po nito isasaksak natin itong bato. At sa dulo po nito, syempre, ay dito sa ilalim. At ang una po nating gagamiting power source ay power bank. At ito, nag-provide na rin po ako ng tubig. For example, ito po yung ating aquarium. At dito natin siya isasabit. At ang problema lang natin ay itong ating hose. Itong ating hose ay nakatupi na. At bali-bali, baka po makapekto to sa hangin na ibubuga niya. Pero tingnan pa rin natin, what the heck. Ayan, tingnan natin kung gaano kalakas. Ayan. At ang gagamit natin power source ay itong ating power bank. Mga pare, kumana na po siya. At ito po yung lakas na naibibigay niyang bula. In fairness ha, malakas din. Kahit na tupi-tupi pa itong ating hose. Ayan, hindi rin siya papatalo sa ating ginagamit na decorienting oxygen pump. Ayan o. Tingnan naman nga natin kung ang power source naman natin ay itong ating charger ng cellphone. Kung ganun lang din siya kalakas. Bah, mas malakas. Ayun. Dahil itong ating charger ng cellphone, ito po ay may 2 amps. Ayun. Samantalang itong ating power bank, ito lang po ay may 1 amps lang or less than pa. Kaya di hamak na mas malakas po pag ang gamit natin na power source ay galing po sa mga charger na cellphone na may 2 amps. Sa itatagal naman po, gamit po itong ating power bank ay umaabot din po siya ng isang oras. Kumbaga, take the 30 minutes ang isang power bank kasi dalawa po yan. Pero take note mga pare ko, hindi po to magandang klaseng power bank. Kumbaga pipitsugin lang po to dahil sigurado pong mas matagal gamitin to kung magandang klase po yung inyong power bank. Yan mga pare ko, sa mga katulad ko din po na may habis ng pag-aalaga ng isda at namang problema agad na magkakaroon ng brownout o walang kuryente, ay ito na po yung ating solusyon, itong 5 volts USB aquarium air pump. At sa alaga lamang na 69 pesos, solve ang problema natin.